Okay, we are live again, guys, no? Good evening po sa lahat, no? And once again, this is Christopher Valdez, your online prospecting coach. And sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no? I'm a full-time employee and at the same time, an internet entrepreneur, okay? So, once again, no? Welcome to day 2 of our live training serie, okay? And in today's training, pag-ausapan natin, no? Share ko sa inyo is how you can shortcut your online success by leveraging a proven system. Okay? And actually, no, natutunan ko to dun sa aming community and I want to share it with you right now, no? Gusto kong i-share sa inyo itong knowledge na to, itong learning na to because I believe, no, napaka-valuable nitong kaalaman na to, no? Especially if you want to leverage an online system and especially if you want to fast track, no, your success online. All right? So ayun po, no, yan yung pag-uusapan natin today, how to shortcut your online success by leveraging a proven system. And i-relay ko lang dito kung ano yung natutunan ko upang sa ganon, no, may pasa ko rin yung knowledge na to. All right? So, umpisahan na po natin 'to, no. By the way, no, Sir Nyox Andre Grace, no. Hello po sa iyo, no. Good evening din sa iyo, no. So, ayun po, no, umpisahan natin 'to. So, umpisahan natin siya, no, by sharing with you, no, an example. Okay? So, let's say for example, okay? Let's say for example, isa kang owner ng isang fast food restaurant. Okay? So kapag isa kang owner ng isang fast food restaurant, no, say for example, no. And then ikaw yung cashier nito, no. Ikaw yung tumatanggap ng sukli ng mga customers mo o kung tumatanggap ng bayad nila, I should say, no. Or say for example, ikaw yung kumukuha ng order o ikaw yung nagde-deliver ng mga orders. All right? So Kapag ganun yung nangyayari, no, you are working for your business. Okay? So ibig sabihin noon, no, question ko sa inyo is kapag ganun ba, no, na ikaw yung nagtatrabaho rin for your business, meron ka bang time freedom? No, and the answer is no, tama. Kasi, no, tulad ng sabi ko, no, you are working for your own business. All right? And ayun yung disadvantage, guys, no, kapag wala kang system na nagtatrabaho for you. Okay? So if you don't have a system that's working for you, no, you're not a business owner. Okay? So ayun po siya, no. So you need really a system that will work for you para upang sa ganon, mas makapag-save ka ng time, mas makapag mas ma-leverage mo, no, yung time mo, no, may maximize mo ito. Okay? So, so ayun po, guys, no? So same thing din with an online business, no? You also need to have a system, no, upang sa ganun, no, ma-leverage mo, no, makapag-leverage ka, makapag-save ka ng maraming time at saka effort. Okay? So if you want a complete freedom, no, napaka-importante po, no, especially if in an online business, no, napaka-importante that you have a system that's working for you. Okay? Ganun siya ka-importante, guys. And para mas maintindihan niyo pa siya, no, para mas maintindihan niyo pa siya, no, i-share ko lang sa inyo ito. Alright? So, do you know, guys, that in an online business, or shall I say, no? So, ayan. Gandang gabi sa iyo, Coach Christopher. Hello po, good evening din sa iyo, sir, no? So, ayan siya, no? So, do you know, guys, that there are shortcuts everywhere? Okay, so pag-usapan na natin ngayon all about shortcuts, no? Upang sa ganon, mas ma-explain ko pa sa inyo that you can create shortcut, no? You can create a shortcut to your online success. Okay? So, do you know, guys, that there are shortcuts everywhere? Okay?
ang isa sa mga magandang example, no, isa sa mga pinakamagandang example is for example, cellphone, no, sa communication, 'di ba? Ano ba 'yung shortcut dito? 'Di ba cellphone, no? Ano ba dati? 'Di ba? Dati po ang ginagawa nila is susulat ka pa ng telegrama, no? And then ibibigay mo ito sa post office, then papadala nila ngayon dun sa taong sinusulatan mo. So it takes really time. So ganun po, no? Ganun dati. And right now, no, meron ng shortcut para sa communication. And this is no other than yung mga cellphones natin. Alright? Another one, another example po, no, sa transportation. So, nandyan na yung mga MRT, nandyan na yung mga sasakyan natin, mga motor, mga four-wheel, no? Dati, ano bang nangyayari is naglalakad lang din naman tayo. Di ba? So, there are shortcut na rin sa transportation. Same thing din, kunyari sa fast food, no? Sa pagkain, no? Meron ng mga fast food ngayon. So dati, no, ang nangyayari is sinusulat or tayo pa yung mismong nagluluto ng pagkain natin. But simply because there is meron ng mga fast foods, no? Pwede na tayong kumain instantly. So that is another shortcut na pwede nating gawin. Okay? So same thing din sa isang online business. Same thing din sa internet. Alright? Meron ding shortcut na pwede nating gawin. And para mas maintindihan ninyo to, no, magbigay ulit tayo ng example. Magbigay ulit tayo ng isang halimbawa. So, kunwari, no, you are planning to create, no, you are planning to enter a fast food restaurant business. Okay? So, kunyari, magpaplano kang mag-start ng isang fast food restaurant mo. Okay? So, say for example, no, meron kang dalawang options dito. Alright? So, option number one, no, option number one is you are going to start from scratch. Okay? So, aaralin mo kung paano mag-create ng mga mag-create o magluto ng isang masarap na putahe, na burger, no? Aralin mo kung paano mag-create ng isang masarap na french fries, no? Or aralin mo kung paano yung magiging pricing nito, no? Aaralin mo kung paano yung rate ng pagpapasahod mo sa mga magiging empleyado mo, no? So all in all, no, ikaw yung bahala and you are going to start it from scratch. Okay? And say for example naman, option B, no? Ang ginawa mo is bumili ka na lang ng franchise ng isang fast food restaurant. Okay? So let's say for example again, no, McDonald's. Okay? So ang ginawa mo is bumili ka ng franchise, no? Bumili ka ng franchise ng McDonald's. And ang ginawa mo na lang is inaral mo yung sistema nito, no? Inaral mo yung business processes nito and yun na yung in-apply mo. Okay? So my question for you right now is ano ba yung mas option mo? Ano ba yung pipiliin mo dun sa dalawang option na yon? Option 1, which is you are going to start from scratch, or option 2, no, option 2, if you are going to start using a proven system. Okay? And it's a no-brainer, guys, no. Syempre yung sagot dito is option number 2. Okay? And do you know po, no? Do you know, guys, na if you are starting, no, if you are leveraging, no, an existing business system, no, yung success rate mo raw is umaabot hanggang 85%. Alright? And 95% naman daw, no, most of the time, no, nag-fail ka if you are going to start from scratch. Alright? So, same thing din po sa online. Okay? Same thing din sa online business. You can also shortcut your success if you are going to leverage a proven system. Okay? And yung tawag, no? Yung tawag sa ganitong klase ng negosyo sa online, tulad nung sabi ko, is affiliate marketing business or leveraging an existing proven system created by other people or by a company. Okay? So, ayun po siya, no? And yung kagandahan nito, no, yung kagandahan ng ganito, yung magle-leverage ka ng proven system ng ibang tao,
no, ng isang kumpanya, no, kahit hindi ka marunong mag-create ng sarili mong produkto, ng sarili mong website, and kahit wala kang alam sa pagbebenta, wala kang skills para mag-create ng sarili mong mga produkto, no, you can still make money online. You can still succeed online. Okay, so yun yung kagandahan, no, yun yung kagandahan talaga if you are going to leverage a proven system. And this is the real shortcut, no, for your online success. Okay, and do you know po na kapag merong kang proven system na nileleverage, no, parang meron kang ding apat, no, parang marami ka ring tauhan dito. Okay? Kaya sinasabi ko na nakakapag-save ka talaga ng maraming time and effort with this one. And ano yung ibig kong sabihin, no? Kapag meron kang existing system o proven system na nile-leverage, ang nangyayari is, no? Parang meron kang security guard. Okay? What do I mean of that, no? Kapag imagine po sa mall, 'di ba? Kunyari sa mall, no? 'Di ba ang nangyayari is di ba, yung mga security guard sa mall, no, kinakapkapan nila yung mga taong pumapasok sa mall. Okay, and kapag may nakita sila sa'yo, mayroon silang napansin sa'yo ng mga deadly weapons or something like that, no, hindi ba, hindi nila pinapapasok, no, hindi nila pinapapasok yung mga tao na yon. Okay, so same thing din if you have a proven system, no, especially online, no. Ang nangyayari is, na-filter out ngayon ng proven system na yon yung mga prospects mo na qualified at saka hindi qualified. Okay? Sinasala nito ngayon yung mga taong may interest dun sa ino-offer mo, dun sa mga taong walang interest dito. Okay? So parang meron kang security guard kapag meron kang proven system na nile-leverage dito. Alright? Next is, parang meron kang delivery boy. Okay, so ano ba trabaho ng isang delivery boy? Di ba ang ginagawa nito is, siya yung nagpo-forward ng mga mensahe, no, nung company niya sa mga stockholders, sa mga stakeholders niya. Alright? So, if you are leveraging a proven system, no, ang nangyayari din is, parang meron kang delivery boy. Kasi, yung mga taong nag-register, no, yung nagpakita na ng interest dun sa ino-offer mo, no, kayang-kayang padalhan ng proven system na yon ng mga messages, no, mga marketing messages, yung mga tao na yon, yung mga positive prospects na yon. And because of that, no, na-follow up sila, no, and mas nalalaman pa nila kung ano ba yung mga updates, no, para dito sa ino-offer mo. All right? Number three, no? If you are leveraging a existing business or existing proven system, no? Parang meron ka din pong call center. Okay? Ano bang ginagawa ng mga call center? 'Di ba? Parang sila yung customer service, no? Sila yung third party ng mga companies. Okay? So, if you're leveraging a proven system, ganun din po siya, no? Parang meron kang mga call center agent. Kasi yung proven system mo na yon, no, yung nile-leverage mo na yon, siya na yung sumasagot sa mga katanungan ng mga prospects mo. Siya na yung nag-guide sa mga prospects mo, and sila na yung yung system na yung nag-enlighten, no, sa mga prospects mo. All right? And finally, no, kapag meron kang proven system na nile-leverage, parang meron ka ring salesman, okay? Ibig sabihin, no, parang merong isa kang tauhan, no, na nagbebenta para sa iyo. All right? So ayun, no, ayun yung kagandahan kapag nagle-leverage ka ng isang proven system. And this is the shortcut, no? Definitely this is the shortcut to your online success. Okay? And ang kagandahan nito, no, tulad nung sabi ko, kahit wala kang skill sa pagbebenta, kahit wala kang alam sa internet, hindi ka techie, no? Or kahit meron ka pang existing na trabaho just like me, or kahit hindi ka marunong mag-create ng sarili mong product and website katulad ko, no? You can still make money online. You can still create online success.
Alright? So, that's the real advantage kapag nagle-leverage ka ng isang proven system. Alright? So, that's it guys, no? Ayan lang yung gusto kong i-share sa inyo right now. And I hope marami kayong natutunan sa video training na to. Okay? And by the way, no, kung gusto nyo pang malaman, no? All about online business. Kung gusto nyo matutunan kung paano umasenso sa isang online negosyo, okay, gamit lang yung cellphone mo o kahit yung laptop mo, kahit hindi ka techie, okay, or kahit busy ka or kahit nasa abroad ka pa, no, you can check the link, no, meron akong ginawang training serie, no, na gustong i-share sa'yo, no, you can check the link sa description nitong video na to, and pwede mong i-click yan para ma-access mo ngayon yung training serie na yon. Okay, yung gagawin mo lang is mag-register ka ron and instantly guys, no, ma-access mo na yung training serie na yon. Okay? So go ahead now and click that link, no, para ma-access mo na yung training serie na yon, no? Paano umasenso sa isang online negosyo gamit ang cellphone o laptop mo kahit hindi ka techie, no? Kahit busy ka pa o kahit OFW ka pa. Alright? And by the way guys, no, you can visit me dun sa tambayan ko, no? You can visit me in my blog, no, www.marketinghenyosecrets.com. Alright? So that's it. Now, thank you so much for watching this video training and I hope marami ka nakuhang value dito. And if you find value with this video training, please like and share this para ma-enlighten din and para marami ring matutunan yung mga Facebook friends mo. Alright, so that's it once again and thank you so much for allocating some time with this video. Okay, and again, see you tomorrow for our next training. Okay, see you!